ito na yung pichi-pichi natin, mga guys. Maganda yung kinalabasan niya, tamang-tama lang. Hello everyone, welcome sa Kitchen Pinoy. Magluluto tayo ngayon ng pichi-pichi. So, ito yung mga ingredients natin. Ayan, may nakita ako dun sa supermarket dito. Ito yung yuca. Yuca ang tawag nila dito, ito yung kamuting kahoy. Hinati-hati ko na siya. At tinanggal ko yung ano niya sa gitna, yung parang matigas niyan, hindi naman masarap yun pag pag ginadgad mo na isama sa lulutuin natin. So ito yung kamuting kahoy natin. Kailangan natin ng gata dyan. And ito, gatas na ibap. Ibap yon. Kailangan natin ng ito, lye water. Ito yung lye water. Optional din ito. Ang gamit kasi ng lye water, ito yung para maging chewy siya, para kumunat yung texture ng niluluto natin, yung lulutuin natin. Tulad ng pag nagluluto ka ng puto kutsinta, pag wala ito, hindi naman masarap yon. So ito, optional. Kahit wala ito, okay naman siya, kaya lang hindi siya masyadong chewy. So itong kailangan natin, at ito yung gagamitin kong mold ito. So ito yung mold. Para hindi siya dumikit, mag-melt kayo ng butter, at yun ang ipunas natin sa loob. At ito yung gadgaran. Maraming klase itong gadgaran natin eh. Ito yung malalaki. Ayan. Ito yung maliliit. Ito yung katamtaman. So ang gagamitin mo kung may maliit kang gadgaran, ito pinakamaliit, dapat ano siya, yung very fine yung pagkakagadgad niya. Pero meron tayong, kung meron kayong food processor, ito yung food processor natin dito. Ayan, may gadgaran na siya, ito. Ayan, pero medyo malalaki ito. So ang gagawin ko, pag nagadgad na niya yan, ipra-process ko siya ulit. At ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-process kung gagamit kayo ng food processor. So, kasi ito, medyo matagal ito eh. Kaya alam nyo naman dito sa Amerika at kulang na kulang tayo sa oras. Kaya madalian lahat. So, yung takal niya mamaya natin ipapakita. Yung pagtatakal ng asukal at kung ano-ano. Maggadgad muna tayo. Ito yung gagamitin ko. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano. At since na ano na siya. Yan. Make sure lang na naka ano lahat para hindi mahulog kasi mabigat ito. So, ito. Ito yung ano. Nagagad natin, and ayan, meron pang natirang konti, itutuloy ko lang siya. Medyo ito, malalaki ito, so hindi ito pupwede. So ang next process niya nito, ito gigilingin kong maigi. Papakita ko sa kayo kung paano, kung gagamit kayo ng food processor. So ito ngayon, na-shred ko na siya. So ibabalik ko ito, gagamit tayo ngayon ng ito yung para ano siya, lalong ma-process siya at mas maganda yung kalabasan niya, kasi ang inahanap nating texture niya yung pinong-pino siya talaga. Yan. Then ibalik lang natin ulit ito. Yan. At wag masyadong wag yung masyadong pupunuin, lalo na kung maliit lang yung food processor ninyo, at para hindi siya masira. So, ito, ipra-process ko lang siya ulit dito para yung ganyang kalalaki, hindi siya pwedeng gawing pichi-pichi dahil masyado siyang malalaki. Yan. So, ayan, gigilingin niya yung maigi para maging pinong-pino siya.
So, ay, ito na siya. Ayan. Pwede na siya. So, ito mga guys, ilagay ko lang sa strainer na ganyan para maalis yung ibang mga ano niya, katas niya. So, ito na siya. Ayan. May natanggal na, ayan, may natanggal na ano niya, oh. Piga-pigayin lang natin siya ng konti. Ayan, punti lang. Kasi pag natanggal naman lahat yung ano niya, mawawala na rin ng lasa yung ano natin. Ayan. So, okay na yan. Ayan. So, yung mga hindi pa nag-subscribe dyan sa channel namin, subscribe na kayo sa channel namin at saka huwag niyong kalimutang i-ring yung bell dun sa kabila ng subscribe. Ring the bell para yung mga bago naming video ay mapanood nyo kaagad pag nag-upload kami. So, ayan. Winter time ngayon dito sa amin. Ayan, nag-i-snow. At napakalamig sa labas ngayon. So, ito na siya. Gagawin natin. Takalin muna natin yung kasaba natin bago tayo maglagay ng mga asukal niya. Ayan. So, sukatin natin para walang daya. Ayan. So, anim ito. Ating anim na takal yung kamuti natin. So, ito lalagyan natin ng 1 cup na coconut milk. Yan. And then, ang isusunod natin, 1 cup na yung gatas natin. Ito. Yung ibap. 1 cup din yan. So, bali ano na yan, 6 cup na grated cassava, 1 cup na milk, 1 cup na coconut milk. Then, imix lang muna natin siya bago natin ilagay yung asukal natin. So, eto, konting mix lang. Hanggang sa ano, mag-incorporate na lahat yung ano, mga yung ingredients natin. Lagyan muna natin siya ng asin. Ayan, konting asin lang. Lagyan ko ng 1/2 teaspoon lang. Ayan. Then, yung lye water. Ito yung lye water natin. 2 teaspoon ang ilalagay ko. Lagyan ko ng 2 teaspoon. Ito yung lye water. Pag masyado kayong masyadong marami ninyong mailagay na lye water, hindi siya maganda. Papait din siya, mag-iiba yung lasa niya. And then, i-mix lang natin siyang konti. Yan. Eto. Pag nailagay na natin yung asukal niya, ano, medyo mag-iiba na yung texture niya. So, ito yung sugar na gamit namin. Eto. Organic daw siya. So, lagyan natin ng 1.5 cup na sugar. Yan. Kung gusto niyo ng matamis, ano, gawin yung 2 cups. Yan. Option na ninyo yan. So, ayan. Lagyan ko muna ng konti. Itong gamit namin, ano, raw sugar, raw cane sugar. Yan. Parang hindi siya pure white na medyo light, very light brown siya. Yan. Then, mix na lang natin. So, ayan. Ayan. 1.5 cup. So, ayan. I-mix lang natin siyang maigi para mag-incorporate yung mga ingredients natin. So, ito simple lang ano. Ulitin ko yung mga ingredients niya. Coconut milk lang. Ibap milk. Sugar. Kunting salt. At saka lye water. Yan lang. At saka yung kasaba.
yung ingredients niya nandyan sa description, check lang ninyo. Ito yung sikreto nito, ano, para madaling matanggal yung pichi-pichi sa mold. Mag-melt lang tayo ng konting butter, then lagyan natin yung mold natin. Ayan. Kung wala kayong brush, paper towel, ayan. Tablespoon ito, 1 tablespoon. Lagyan ko siya ng ano, ng ayan, 2 tablespoon. So ayan siya. Ayan. Then depende na sa laki ninyo, gusto ninyo, ito, maganda na yung size nito, 2 tablespoon. Kasi ito yung medyo malalaking ano, mold ng puto natin. Yan ang ginamit namin. So, yan. Yan, continue lang tayo. Then, ano ito, steam natin ng 20 minutes. 20 minutes lang ito, luto na to. Yan. So, ang toppings nito, grated na coconut, tsaka cheese kung gusto ninyo. Kung susya lang gusto ninyo, keso. Yan. So, ito na siya. Ayan. Ready na pang steam ito. Dalawang patong ito. So, continue lang ako rito. So, ito, kuha kayo ng malinis na damit. Ano, tela, at itakip natin yan para ma-absorb niya yung mga steam para hindi pumunta dun sa niluluto natin. Ayan. So ayan, ready na siya. Steam na natin ng 20 minuto. Ayan. Kunting tiyaga na lang at makakakain na tayo ng pichi-pichi. So ayan. Pag nag-umpisa na siyang kumulo, kasi nasa high heat siya, ilagay nyo sa medium lang. Ayan. Nakabili ako ng nyog. Ayan. Yan ang gagadgarin natin ngayon na ano, na para sa toppings nung pichi-pichi natin. Ayan. So, shout out sa mga nakaranas na maggadgad ng ganito noon. Ayan. Ewan ko kung may mga gumagamit pa ngayon dahil marami na tayong sa Pilipinas na ano, may kuryenteng panggadgad. So ito na siya, after ng 20 minutes, luto na siya. Ayan. Hayaan muna natin siya ng mga 10 minuto na ganyan para mas madali siyang tanggalin sa pulmaan natin. So ito na siya. Ayan. Pagulong lang natin siya dito sa coconut na ano, grated coconut natin. Ayan. Para ano. Wow. Then ano, continue lang tayo dito. Ayan. Kuha lang kayo ng stick na ganito, then ipaikot nyo. Madali siyang tanggalin kasi ano siya, may butter yung mold natin. Ayan. So, madali lang gawin ito. Ayan. Pag pang-negosyo, yung 2 tablespoon, masyado ng marami yon. So, mga I suggest na pag pang-negosyo, ano, mga try nyo yung 1 tablespoon, dagdagan nyo ng konti. Kasi ganyan siya kakapalo, ayan siya oh. Ayan. Makapal siya. Sarap nito, lalo na ano, may to bagong ano natin na kayod na nyog. Mas gusto ko to kaysa sa ano, sa keso na inilalagay. Ayan. Parang original siya kasi eh. Tsaka hindi siya masyadong ano, yung malinamnam na ano. So ito na yung pichi-pichi natin, mga guys. Maganda yung kinalabasan niya, tamang-tama lang. So ayan siya, and ito yung ano niya, texture niya. Ayan siya. Ayan. Ito, ayan siya.
super ano siya, coconut siya, yung ano niya. Texture niya ayan. Makunat siya kasi yung inilagay nating lye water. Tama-tama yung sugar niya. Hindi siya masyadong, hindi siya matamis at hindi rin siya yung katamisan. Nasa in between siya ng ano. Tama ba yun? Tam-taman lang. So yun. So ito, ano, masarap siya. Perfect na yung pagkakaluto niya, yung tamis niya, tamang-tama lang. And kung nagda-diet kayo, tamang-tama lang yung asukal niya. So, ano pang ginagawa nyo? Magluto na kayo, madali lang gawin, di ba? Ang bilis-bilis lutuin. Mmm. Sarap. Huwag nyo kalimutan, mag-subscribe sa channel namin. And thank you. Ingat sa lahat.